Nakikita niyo ba tong lumalangoy na parang uod na ito? Meron silang di kaaya-ayang itsura, di ba? Pero di niyo ba alam na ang hayop na ito ay nagkakahalaga ng limpak-limpak na salapi sa merkado? Ito ang sea cucumber at meron lang naman na bentang sea cucumber na nagkakahalaga ng 150,000 pesos o $3,000 kada kilo. Bakit kaya ba ito napakamahal? At yan ang ating topic sa video na ito. Bakit napakamahal ng sea cucumber sa merkado? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di ba nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati rin yung notification bell para maging lagi kang updated sa mga videos na ilalabas ko weekly na siguradong kapupulutan mo ng kaalaman. Tara, at simulan natin ang ating video. Sea cucumber, isang hayop na makikita sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga hayop na ito ay walang mata at limbs. Mayroon lang silang bibig at puwet at sa pagitan nitong dalawang to ay mga internal organs. Ang isang dahilan kung bakit sila napakamahal sa merkado dahil ang sea cucumber ay isang delicacy sa Asia for centuries kung saan ang mga mayayamang pamilya lamang ang nakakain ito. Hanggang dumating ang 1980s kung saan ang demand sa mga sea cucumber ay sumabog nang dahil sa growing middle class family sa China. Meaning, mas marami ng pamilya ang may kakayahang bumili at makakain ng delicacy na ito. Bukod sa pagiging delicacy na ito, isa pa sa pagtaas ng presyo nila ay ang kanilang itsura. Maraming uri ang sea cucumber. Saktunayan nga, merong 1,250 different species sila. At mas kakaiba at mas maraming spikes, mas mahal na naibibenta sa merkado. Sila ay nag-range ng $200 hanggang $3,000 kada kilo. Bukod sa lasa, texture at hugis ng mga sea cucumber, sila ay merong high levels of chemical na tinatawag na Glycosylated glycosaminoglycan sa kanilang balat kung saan ito ay ginagamit pagpapagaling ng mga joints problems tulad ng arthritis for centuries sa Asia. Nowadays, sa Europe, ang mga tao ay ginagamit ito para mag-treat ng cancer at magpa-reduce ng blood clots dahil sa pagiging delicacy nito at ang bagong interes ng mga Western pharmaceutical companies, ito ay nanatiling mataas ang presyo. Dahil dito sa taas ng demand na ito, madaming mga individuals, mga maing isda, ang lumipat na sa sea cucumber trading. Katunayan dito ay from 1996 to 2011, from 35 countries na nag-harvest nito, ito ay dumami at naging 83 countries na. Sa kasamaang palad, dahil sa dami ng harvesters, ang sea cucumber sa wild ay di na maka-cope up. Halimbawa na lang sa Yucatan, Mexico. Ang kanilang harvest ay nag-drop ng 95% sa loob lamang ng dalawang taon, from 2012 to 2014. At yan ay problema sa nakakarami dahil mas magiging rare at lalong mas mamahal pa ang sea cucumber sa merkado. Sa katunayan, ang presyo ng sea cucumber ay tumaas ng 17% from 2011 to 2016. At dahil sa kakaunting harvest sa mas mababaw na tubig ng dagat, ang mga divers ay lumalangoy ng mas malalim para lang makakuha ng mga sea cucumbers. At ito ay nagiging mas delikado sa mga divers. Marami sa mga divers na ito ay walang sapat na training, lalong-lalo na sa mga divers sa mga tropical countries. Dahil dito, marami sa mga ito ang nagiging paralisado dahil sa decompression sickness. So far, 40 Yucatan divers na ang namatay sa pag-harvest ng mga sea cucumbers. Sa pagdami ng demand para sa mga sea cucumbers, dumadami din ang problema na kinakaharap ng kanilang populasyon. Ito sa kanilang mga species ay dineklara na endangered species. Siguro iniisip nyo, bakit di na lang ito i-farm sa mga farming sites kung saan di na nila kailangan kumuha sa mga karagatan? Sa katunayan, wala pa tayong paraan upang sila ay ma-farm sa mga farming sites dahil sila ay napakahirap i-culture. High rate ng mga larvae nila ang namamatay at di umaabot ng maturity. At sa mga nakasurvive naman ng mga larvae, aabot din sila ng 2 hanggang 6 na taon bago sila lumaki at maibenta sa merkado. Ngayon patuloy na gumagawa ng paraan ang mga aquaculture facilities kung paano sila makakulture upang di na sila i-harvest sa wild. At ayon sa aking research, may matinding progress na ang kailang nakamit at soon, ito ay maaari nang i-culture sa mga farming facilities. Dito na matapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang ating video, baka naman pwede mong bigyan ng like ang video na ito. At syempre, kung bago ka at di pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na rin yung mga notification bell
para maging laging updated sa mga videos na ilalabas ko weekly, sigurado ko pupulutan mo ng kaalaman.